product na Topcoin Wi-Fi. At saka po yung 1 month observation ko sa Wi-Fi business, pagbe-business ko ng Wi-Fi. At i-share ko rin po sa inyo ngayon, paano ba tayo makaka-create ng 100,000 pesos passive income. Buwan-buwan po yun, passive income. Gagawin po natin, i-set up po lang natin yan in just 9 months sa maliit lang pong kapital. So, simulan na po natin. So, ang Topcoin Wi-Fi is easy to get Wi-Fi. Just tap your phone, insert coin, and get Wi-Fi. Wala pong inquiry, walang username, walang password is required. Just tap your phone and insert coin, connected na po. Ganun pong kadaling gamitin, users friendly. Kaya napakaganda po nitong product nito. Meron din po siyang NMS or network management system. So pag kami kumunek at kalahating oras, pagkatapos ng kalahating oras, so automatic cut. So, hindi po siya bantayan, self-service. So halos wala kang gagawin dito kundi magbilang ng barya. So napakaganda pong negosyo. At lahat pwede pong makakunik. Laptop, tablet, lahat ng cellphone na mayroong Wi-Fi, pwede po siyang makakunik. So pag po kayo bibili ng Topcoin Wi-Fi o Wi-Fi Bendo, kailangan ang internet ninyo na speed is 4 to 20 Mbps. Pwede pong makakunik hanggang 20 to 30 na katao. So napakalaki po ng diferensya kasi ako po una kong binalak PisoNet. Pero ginamitan ko ng MAT. So napakalaki po ng diferensya. Maliit ang kita sa PisoNet. Hindi naman masama ang PisoNet. At kalat na nga yan sa buong Pilipinas. Pero sa in comparison po, napakalaki po ng diferensya kasi Topcoin Wi-Fi, isang Wi-Fi Bendo, isang machine, pwedeng kumunik ang 30 sabay-sabay. Samantalang sa PisoNet, isang device, isa lang gagamit. So kung may apat kang PisoNet, so, ginamit yun ng tigsa 10 oras sa isang araw, magkano lang yun? 400. Samantalang sa Wi-Fi Bendo, may gumamit na 30 na tigi isang oras, sabay-sabay, 300 na po yun, isang oras lang yun. So ilang oras ka bang bukas? So napakalaki po ng income, hindi po matrabaho, hindi po abala, kaya napakaganda pong negosyo. Ito, share ko na po sa inyo yung aking observation. 1 month observation ko sa pagninegosyo ng Wi-Fi. Nagtitingi tayo dito ng internet connection. Nagtitingi ng high speed internet connection. Alam naman po natin, so tingnan nyo po sa labas, mga tao lahat may cellphone, bata, matanda, kahit senior citizen, meron, lahat sila gumagamit ng internet. So, pero ang problema, iilan lang po yung may access sa high speed internet connection. Ilan lang po yung may access sa Wi-Fi. So ito na po yung solusyon. Kasi kahit pangkaraniwang tao lang o average lang yung income, o kahit nga mga bata, makakakunik dito dahil piso makakakunik ka na. 1 piso 6 minutes, 5 pesos kalahating oras, 10 piso isang oras. Gano lang yung 5 piso. Ano po ba? At inobserbahan ko sino-sino ba yung gumagamit. Yun nga po, mga bata hanggang senior citizen meron. Meron nga po dito sa amin na senior citizen. Kumukonek po siya kasi yung anak niya nasa abroad. So pagka tumatawag siya, video call, pupunta siya rito, kukonek, isang oras. No, matusawa na sila sa video call. Walang putol, mabilis yung internet. Kumpara kung siya ay magde-data. Sabi niya, sa data kasi, laging connecting, paputol-putol, hindi sila magkausap ng maganda. Kaya, malaking tulong. Hindi po, nakatipid siya. Isang kung piso, nakausap niya anak sa abroad, video call, matusawa na sila sa isang oras, 10 piso lang. So, yung iba naman, yung mga empleyado, mahilig mag-YouTube. Pupunta rito, manunood ng YouTube. Kasi sa data, pag nag-load ka ng 50 pesos, at nanood ka ng YouTube, isang oras lang ubos yung 50 mo. Samantalang dito, maghulog ka ng 10 piso, ba isang oras, wala pang putol, hindi pa siya naglo-loading dahil high-speed internet connection. So, nakakatulong po. So, mga bata, nagda-download, nag-upload, may mga Facebook din yan, nanonood ng mga cartoons, so,
Naglalaro. So, sa online gaming, yan, nakikita ko rin ginagamit nila sa Mobile Legends, Clash of Clans, at ibang klaseng mga online game. So, nakita ko na napakagandang negosyo. Dahil alam nyo po ba, na ang aking lang inaasahan, mga 300 per day, masaya na ako dun. Pero, kinumpit ko yung average ko per day ng isang buwan, hindi ako nasa 500 per day. So, hindi pare-pares, 400, 300, 500, 600, maabot ng 700. Pero nitong mga huling araw, so, isang linggo sunod-sunod, hindi ako bumababa ng 700. Bakit? Kasi, noong una, hindi pa naman alam, mga suki ko lang dito sa tindahan, yung mga gumagamit, hindi pa nila alam eh. Pero nung nalaman na, nung kahit doon sa malayo, dinadayo na. So, dumadami na yung gumagamit. At maganda pa nito, sa kapitbahay ko lang, kuha ko na yung 300. Dahil meron akong apat na kapitbahay, kaliwa, kanan, dalawa sa harap. Kung kumunik yun, tig 100 piso, tig sa 10 oras. Maghapon hanggang gabi. So, ano ginagawa? Hindi ko nila alam kung ano ginagawa nila. Baka nag-games, nanonood ng movies. So, doon pa lang, kuha ko na yung sa kapitbahay. Eh, ang target market ko talaga, meron kasi dito sa aming barracks ng mga trabahador. O, sila talaga yung target market ko. Hindi ko akalain sa kapitbahay ko lang pala. Makakakota na ako. 300 kota ko. Pero 500. Ngayon, nakaka-700 ako per day. 700 per day. 21,000 yun isang buwan. Magkano lang internet na binayaran ko? 2,000. So, napakalaking kita. Ano lang trabaho ko? Magbilang ng barya. So, napakaganda pong negosyo. Yun po yung aking observation. So, ngayon, alam ko na kung saan ko siya ipupwesto. Bala ko kasing magparami. Yun nga yung ituturo ko sa inyo. Yung 100,000 pesos passive income monthly sa setup natin ng 9 months. Bala ko magparami. Ngayon, alam ko na kung saan ko ilalagay. Ilalagay ko siya sa pwesto na hindi bababa ng 500 yung kita per day. So, yun yung aking target. So, napakaganda pagka ang business mo ay Wi-Fi at libre ka na sa internet connection. Kung may tindahan ka, dagdag attraction pa yon sa mga visitors. Lalaki pa yung benta mo kasi online sila dyan pagka nagutaw, merienda. Diba? Nadagdagan pa yung customers mo. At saka, marami kaming tabi-tabing tindahan dito. Magkakompetensya, pero pagdating sa Wi-Fi, suki ko sila, yung mga pantay sa tindahan. Sila nga yung kumukonek ng 4 na oras, 10 oras. So, yun namang mga trabador, mga padala 2 oras, 1 oras lang dahil pagod sa trabaho, papahinga. Facebook ko lang. Ngayon, paano tayo magse-set up ng 100,000 passive income? Para sa akin kasi passive income to kasi dadating lang sa'yo pera, ala ka namang tinatrabaho eh. Hindi magbilang ka lang ng pera. Pwede mong gawing, halimbawa ipinwesto mo yan sa isang tindahan na kakilala mo, pwede mong gawing linggo-linggo mo lang siya puntahan. Kuha ka lang ng barya. O kung gusto tinatamad ka, gawin mo kinsinas katapusan. O buwanan, lagyan mo lang ng box na malaki. Nakaabang po yan. Pwede po yung lagyan ng box na malaki. So ito yung ating, ito yung share ko sa iyo ngayon. Ito yung aking balak. Ito yung aking idea. Ang target ko, 100,000 pesos per month. Passive income. So, paano ko gagawin yun? Ano yung aking balak? Ito, pwede nyo rin kopyahin. So, bumili ko ng Wi-Fi Bendo 25,000. O, kumita ako ng 15,000, nag-average ako ng per day ko, 500. Then, kumita ako ng 15,000 isang buwan. Binayaran ko sa internet, 2,000. Binatira akong 13,000. So, yung 13,000 na yun, hindi ko gagastusin yun. So, aantayin ko yung susunod na buwan. Then, average ko, halimbawa na nga, 500, kahit nagsa-700 ako. Pagpalagay na natin sa 500. So, another, pagpunta ko ng pangalawang buwan, another 13,000 na naman. So, magkano na yung pera kong naipon? 26,000. So, dalawang buwan, 26,000 kinita ko. Bawi na yung puhunan ko. So, ano gagawin ko sa 26,000? Ibibili ko ng isa pang Wi-Fi Bendo. Yan. Pero bago yan, meron akong kinausap na mga pwesto.
So, ganito yung deals na ginawa ko. Pwede nyo rin kopyahin. O, bahala kayo kung paano kayo makikipag-deal sa mga pwesto na mapipili nyo. So, bago pa ako mag-isang buwan, alam ko na kung sino-sino yung pupuntahan ko. Na-survey ko na. So, ito alam ko, kikita ko dito nang hindi bababa sa 500. So, meron akong mga kinausap. Ganito lang ang sinabi ko. Bro, gusto kong maglagay ng wifi bendo dito sa tindahan mo. Pagka nagkasundo tayo, ito yung benefits na matatanggap mo. So, pakakabitan kita ng internet, libre ka na sa internet. Tapos bibigyan pa kita ng 1,000 per month. 1,000 per month, isang taon, 12,000 yun. So, tingin nyo, hindi yan papayag. Check na papayag. Doon pa lang sa pre-internet, payag na yun eh. Binigyan mo pa ng 1,000 per month. Wala siyang puhunan, wala siyang gagawin. So, gagamit ka lang ng maliit na pwesto. Gano'n naman kaliit ito. Ipupwesto lang doon sa harapan ng kanyang tindahan. So, hindi naman yan makakasikip. So, yun lang. Sigurado pong papayag. So, meron na akong mga pupwestuhan na nakipag-deal ako. Natuwan-tuwa sila. Libre na sila sa internet eh. Gumagamit din naman sila ng internet. Naglo-load. So, kasi sino ba naman ngayon ang hindi gumagamit ang internet? Halos lahat naman. Halos lahat ng tao may cellphone. Hindi ba? Oo. Napakagandang deal. 1,000 lang mababawas dun sa kikitain mo. Halimbawa, 15,000 plus internet connection. Oo. 2,000 sa internet connection. Palagay na natin 3,000. 3,000 sa internet connection. Oo. 1,000 dun sa pwesto. Magkano pa kikitain mo kung na-maintain mo yung 500? Di na sa 11,000. Pagpalagay na natin 11,000. Binayaran mo yung internet, binayaran mo yung pesto. So, ganun lang po ang gagawin ko. Ganun lang po ang gagawin ko hanggang makaipon ako ng 10 unit. So, hindi ko gagastusin yung mga kinita ko. Kapag umabot na ng 25,000, bili uli ako. Pesto ko uli dun sa isa kong kinausap. Pre-internet sila. Meron pang 1,000 per month. So, sa aking computation, 8 to 9 months, meron na akong 10 Wi-Fi bendo. So, ipagpalagay na natin. Pagpalagay na natin na labas na yung internet, labas na yung upa, kumita ng 10,000 per unit. 10 unit, 10,000, magkano yun? 100,000. 100,000 per month. Ano lang ang gagawin mo? Magbibilang ka lang ng barya. So, napakagandang negosyo. So, merong ibang negosyo na talagang napakahirap. Napakahaba ng oras ng gugugulin mo. Kagaya nung aming negosyo rito na nagluluto kami ng pagkain para doon sa mga trabahador. So, madaling araw pa lang. Gising ka na. Ikagayak mo yan, iluluto. I-display. So, hindi mo pa pwedeng iwanan yun pagka i-display mo. Hindi ka patapos. Kailangan maubos yun, mabili yun. At hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi yun nauubos. Dahil, pwede mo pang ibenta yan na walang tindera. Ay, hindi. Di ba? Ay, abutin ka pa ng gabi. So, sa gabi, haba ng oras. Napakahaba ng oras, hindi naman ganun kalaki ang kita. So, kaya napakita ko kung ganun kaganda itong Wi-Fi bendo, itong Wi-Fi business. So, bakit posible? Posible natin ma-set up yung 100,000 sa loob lang ng 10 buwan. Kita tayo ng 100,000. Buwan-buwan na yun. So, hindi mo pa kaya ma-enjoy ang buhay mo nun. Kasi po, ang Wi-Fi business, bibihira pa ang gumagawa niyan dito sa Pilipinas. Pero ako, napatunayan ko, tinatangkilik. So, sabi nga ni Jack Ma, diba? Don't be the best, be at first. Be at first, high-speed internet connection, retailer in your place. So, dito sa amin, ako pa lang ang meron. So, I'm first. Tama, sinabi ni Jack Ma. So, alam naman natin, sa lahat ng negosyo, ang yumayaman, ang umaasenso, yung nauuna. So, pagka ikaw